Ventura. And I'm Francine Marquez. Welcome to the Revenge Travel episode of PairFect! Hello mga katribu, I'm Dinah Ventura. And I'm Francine Marquez. Welcome to the Revenge Travel episode of PairFect! So Dinah, we're here in this beautiful place. I know, diba? We're not behind a green studio, but very beautiful natural surroundings. And today, we'll learn more about this picturesque property and how it has developed as a farm and resort destination, especially for revenge travelers now that community quarantines have been eased. And today, we'll talk to a beautiful lady. She's the corporate secretary of Farm Ridge by Desmond Farms. Please welcome Miss Kaiselle C. Atun. Hello. Hi, Kaiselle. Kumusta? Welcome. Tayo naman muna mag-welcome. Welcome to PairFect. Ang ganda ng office mo. And thank you for welcoming us here also. So, our first question. It's already the fourth quarter of the year, no? Patapos na ang taon. But tell us, how was Farm Ridge during the start of the pandemic and today, na medyo ease na yung quarantine natin? Yes po. Actually po, we started lang po last February this year sa Farm Ridge. So, pandemic pala, kayo nung last. Yes po. So this is a very big impact po sa company, especially nito pong pandemic. Before, we have only the Matam Farmhouse, which is just a for stay for our partners. But we just want to share in the public what we have here in Farm Ridge. Nueva Ecija, di ba? Who would have thought that there's such a place in Nueva Ecija? Grabe sa effort if that's the case, no? Parang pandemic resort pala to. In a good way, ah. Pero bakit, ano, over the pandemic, ano yung naisip ninyo? And how many people are behind the company? Big impact po ito for, like, negative. Dahil po sa pandemic, naapektuhan din po na malaki yung sa farm. As we all know, yung pong cacao, nag-start kami as cacao plantation. At big ano rin po ito sa finances dahil after 3 to 4 years pa mag-yield yung cacao. So ito po yung naging isang brand ng Desmond Farm to earn or finance our farmer, which is nasa 70 farmers po na nabigyan natin ng work. And also our OFW partners na nakatulong dito, matulong po sa atin dito sa farm. Okay, let me get this straight lang. So yung Desmond Farm, yun yung nauna. Yes, well, as a corporation. As a corporation. And then yung Farm Ridge, sinet up nyo lang over this pandemic. A brand name po ng Desmond Farm. Galing, no? Employment and support to the farmers. That's very good. Yeah. So, ano kasi, when you talk about Nueva Ecija, usually what I'm thinking is, it's the rice bowl of the Philippines. So, I'm thinking agricultural land. Tapos, minsan naman, oh, mainit sa Nueva Ecija. Di ba yun yung mga common, ano, parang misimpressions about Nueva Ecija. Pero in the part of promoting Farm Ridge by Desmond Farms, ano ba yung naging challenges to get people, guests to come here? So, yun po, actually po, we don't have any marketing office or employee. We just posted it po to our page, Farm Ridge by Desmond Farm page on Facebook and Instagram. We're just selling chocolates. And then some of our partners and friends visited po dito sa Farm Ridge. At doon na po nag-start. Na sila na rin po kung sino yung nakapunta na. So word sila of mouth, na, no? Yes, what the experience. Okay. So, masasabi mo ba? Kasi sabi mo word of mouth. So I suppose Instagram, Facebook. Yes, nakatulong talaga na napakaganda ng environment dito. No? Yes po. Parang walang tapon eh sa litrato. It leads me to my question. Parang tell us naman about the unique accommodations you have here for guests. Yes, yun po. Dito po sa farm, which we still, we don't forget po yung like bahay kubo design. Mm-hmm. So nandito pa rin po yun at yung ating modern rustic design na
Kayo ba yung nag-designer or you hired someone? Oo, like, nice professional. Also, mga partners din po. So, you sat down and then you thought, ganito yung gusto namin design. Mm-hmm. Yes po. Galing naman. Tulungan po, actually. Ang Desmond Farm, ay prinsipyo po dito is tulungan. So when you were designing the place, ang naisip nyo is what? To promote yung Filipino or yung Nueva Ecija lang? Ano ba yung tinatry ninyong ipakita sa concept? Yeah, but actually po, ang prinsipyo po is to help. So we started this farm, like what's the big demand po na crop? So we started the cacao. Paano kami magkaka-business at the same time makakatulong? So not just for the community, but also the farmers and also po yung cacao na from the Philippines. Kasi super laki po ng demand at dito lang sa Asia, South Asia Pacific ang nakakapagtanim. Unlike other countries which is masyado malamig, hindi sila nabubuhay. But tamang-tama around the world, natin. Mahilig po talaga sa chocolate. Yung mga facilities niyo, kasi nakita ko may accommodations and rooms. Tamang-tama sa bubble lifestyle natin eh. Ano ba yung mga may mga private pools? Yan, nakita, ang ganda. Yes, well, our cabins po has different shapes but all in triangular shape po. So some of them with mini pool po. But we have also one na hindi pa po siya nalalagyan but soon hopefully magkaroon din po. Kasi yung mga pangalan ng mga villas, kakaiba din. Yes, so para po sa mga guests po natin at hindi rin po makalimutan yung native or dialect ng Filipino at nandun pa rin po. And sa mga kabataan, magkakaroon sila ng chance to search at malaman po yung different meaning sabihin ng mga Filipino. Sabihin nga, pakishare sa katribu. Ano mga pangalan? Yeah, so like we have the Malipayon, which means is masayahin. It's a word from Visayas language, dialect. And some of it is like the Marahuyo means enchanting or beautiful. Also, but Mataho means beautiful din po. So like you. Ang ganda ng salita Marahuyo. Pala, Marahuyo. Yes po. Tunan tayo ngayon. Tapos nakita ko may bahaghari. Yes po, ay namihan. The writer po. So, ilan lahat ng ang cabins niyo ngayon? Total of 6 po yung cabin and only one Matahong farmhouse. So, nasaan po tayo ngayon? Gusto ko rin separate yung yung toilet at saka shower area. Hindi kayo mag-aagawan. Oo, hindi kayo mag-aagawan. And with the social distancing din po ang ating mga cabin. Talaga for din, sa pandemic din po kasi sa nag-start. Pati yung mga pool. So, personal po talaga. Like, kung kayo lang nakastay doon, kayo lang din po gagamit ng pool. At everyday naman po yung pinapalitan. And natural water po talaga. Tama-tama talaga for revenge travelers. After nasanay tayo talaga ng social distancing, tsaka mga safety and health protocols. So, yung ganun, yung private pool, tayo lang ang gagamit. At saka, I think it's worth mentioning na ang ganda ng weather dito. Hindi mo na kailangan ng aircon eh. Grabe. So cool. Sa hangin, fresh na fresh. Yeah. Oh. Tapos may nakita kami solar panels. Ano ba yun? Solar powered ba yung mga villas? Or? Sa ngayon po kasi dahil mahirap po yung water dito sa taas, nasa bundok po tayo. Diyan po yung source ng water po. So, water pump. And some of the cabins, like ito pong Matahong farmhouse, tsaka yung kubo po sa baba. Diyan din po siya pagka kumukuha pag walang kuryente po. So kaya may solar panel. So sustainable din yung energy source niya. Ganyan yun, no? Talk about speaking of names. May tanong ka sa akin kagabi. Hindi ko talaga masagot eh. Tanongin natin. Alin yung farm ridge. Kasi when you talk about the property, it's always Farm Ridge by Desmond Farms. Bakit ganun kahaba? What is Desmond Farms nga ulit? So yun po, kung matatanong niyo po, yung Desmond po is talagang kinuha namin sa pangalan ni Desmond Dos. Ito po yung US Army na kasama nila MacArthur. Siya po ay isang Adventist like us po, Seventh-day Adventist. Siya po yung army din po na hindi humawak ng weapon or barrel. Only siya lang at saka medic po siya. So tumulong lang po siya talaga na makagamot. So yung prinsipyo po na yun, at the same time sa Hacksaw Ridge po siya, yung kung napanood niyo po yung movie na yun, nasa ridge po sila MacArthur. So like dito po sa farm, nasa ridge din po tayo. So
farm ridge by Desmond Farm pa rin po. So, nandun pa rin po yung principles bilang Seventh-day Adventist din po na sinusunod po namin dito. Tapos, Desmond Farms, kasi yung company name din na pinagmulan, no? Yun po, Desmond Farm din po, yun po yung aming anak na, yung isang anak pa lang po si Desmond po. Napaka-inspiring ng kwento. Pero marami pa tayong tatanong, Ms. Kaiselle. But before we ask you more questions, we'll pause for a break. Farm Ridge by Desmond Farms. I'm Francine and I'm with a beautiful Miss Dinah and another beautiful lady, si Miss Kaiselle C. Atun, Corporate Secretary of Farm Ridge by Desmond Farms. Yes. Okay, so you were telling us about yung Cabezinho and the unique experiences that vacationers can have in your new anong tawag ba dito? Boutique or what? Farm resort. Okay. So ngayon naman, I want to know more about your food, di ba? Kasi one of the best things about this place is yung food, the fresh vegetables. Syempre farm, di ba? Can you tell us more about your farm-to-table concept? Mm-hmm. Yes, po. Actually, po, this is one of our principles, like to have a healthy lifestyle and healthy living. So we experience here the country living where you can pick and cook for you. We can cook for you our crops that are planted here, fresh and greens. So, like for example, ano mga pwedeng dishes na pwede namin mapagawa? Actually po, different season, different vegetables din po yung nakatanim. Like example, last month po we have the sitaw, kalabasa, so we have the ginataan. We also have here the bagu beans. We can make mixed veggies. Meron din pong cauliflower, bell pepper. So, vegetarian ka, di ba? Oo. Well, hindi naman plant-based. Kaya kanina, actually, na before we were here, in-enjoy ko na yung vegetable omelette nyo. Ang sarap, grabe. Crunchy ang mga bell pepper. So, organic farming din, di ba? Kaya ganun ka sasarap yung vegetables. Yun po din ang mga feedback po ng other guests. Like, crunchy daw po at saka sweet po yung taste. Kasi organic po, we don't use any fertilizer or commercial fertilizer po. And then, of course, ine-enjoy din natin ang inyong hot chocolate. Na nakikita namin, meron kayong mga products sa tabi ninyo. Can you tell us more about the products that we have today? So, this is MSG chocolates po. Ito din po organic. We don't use wine cacao because we are gapo sa prinsipyo rin po, we don't drink wine or any liquor. So this is 100% pure cacao, raw cacao, and also halal approved, and vegan friendly, and also free GMO, gluten free. Sarap. Tsaka rich in antioxidants kasi ang cacao din. So ito yung newest product mo. We have others, pa, diba? Yeah, we have po. Pwede nyo nang kitlahin. Yes, so we have here the tableya. You can use it as a hot chocolate and also in champurado for Filipino. And also cacao tea. It's also good for hindi mga may insomnia po, di makatulog sa gabi. Good for the heart and also an antioxidant. And also for ones to stay, healthy or sexy. You can use it as a therapeutic tip. And also the chocolate nibs. Seeds po ng cacao and just coated ng chocolate po. So the chocolate bars with different percentage. And the percentage is yung pong flavor niya. So we're now trying this po, the cacao
hot choco. Mm-hmm. Kung makikita niyo po yung oil talaga niya. Mm-hmm. So yun po yung cacao oil. Sarap. So sa cacao po walang tapon. Even the leaves, they can use this for decoration. Yung oil po niya, yung ginagawa nating mga lotion ngayon, mm-hmm. the lipstick, or they use it also in cosmetics po. Galing, ano? Tapos, yung favorite ng mga bata yung choco spread niya eh. Yes po. Sarap. Galing, ano? Yes. So, pero ma'am, kasi kanina, we're already, Miss Kaiselle, we're already talking about yung mga beginnings ng Farm Rich by Desmond Farm, tapos yes, yung inspiring story, kanina siya pinangalan. Ma'am, kayo naman, how did you become part of Farm Rich by Desmond Farms? Ano bang kwento ninyo? Well, before we are OFW, yung husband ko po, sa Qatar po kami naka-base. So ako po, naging corporate secretary po, yung husband ko po yung CEO president. Mm-hmm. Dati po kami single proprietor, pero last 2019, ito na po yung naging corporation. Mm-hmm. So ako po yung corporate secretary, pero nung, sa Farm Ridge, ako po yung manager na po ngayon. Ano yung ano nyo? Challenges at saka beauty ng pagiging corporate secretary and working in farm versus yung nagtatrabaho pa kayo sa Qatar. Sa office. Oo, okay. Diba? Actually po, siguro ang maipagmamalaki po lang din po, before po kasi, we're helping different countries, like supporting them. But there's a need po dito sa ating lugar na mas marami pong kailangan matulungan. So kami po, yun po ang una naming naging naisip na how to have a business at the same time helping our local farmers and not just the farmers, also the economy. Mm-hmm. Pero when you set up the business, did you find it hard to adjust to the lifestyle, the new lifestyle? Yes po, actually hindi po ako talagang nagfa-farming. Uh-huh. Pero so ngayon po, naging eye-opener din po ito. Uh-huh. Like, magluluto ako, I can just pick there on sa the ano sa po. This is simple and ano po, no pressure life po na talaga may enjoy niyo talaga. So it wasn't difficult naman for you yes to make that transition. Pop up naman din agad. Ngayon din na nakikita natin si Miss Kaiselle, stylish na stylish. Uh-oh. Pero kinikwento niya rin sa atin kanina, 'di ba? Minsan talagang nakapormang magbubukid talaga si Miss Kaiselle. Nagtatanim, naghahawak ng lupa. Yes, kwento nyo nga, yun talaga, di ba? Yes, so one time po may experience kasi na inayos po namin, like nagpa-plant po kami ng mga flowers, ng mga vegetables. Tapos nobody can ano po, maghatid sa mga guests po natin pababa. So nagtatanong sila, sino maghatid sa amin? So si ano na po, si ate na po, sabi nila. Tapos so ako po yung sumakay doon sa ano. Kaya ba? Talaga ba? Di ba nagtatanim siya kanina? Hindi po sa kanya po yung pick up dyan. Sabi. So, ako na po yung nag-attend pababa sa, sa mga guests. So, parang na-ano po sila, ha? Talaga? So, all around ka na din. Oo. Yes po. Lahat talaga matatry nyo dito. Oo. We should tell our guests then. Kasi di ba, when you arrive, parang you have to take yes, another ride. Four-wheel drive. Kasi mataas na yung elevation nito. Yes po. Ayun. So, can you tell us naman, what can guests do once they're here? Anong so, yun po, after coming here po, you will experience po yung bumpy ride dahil we have here the rough road, which is also a barangay road po. This is not a private road. So, pagdating po dito sa farm, you can also see the Instagram view. And you can experience po yung farm life, or you can learn also the names po ng mga plants, kung anong tanim po namin dito. Oh, nakikita ko nga yung mga flowers, no? Yes, interesting po. Kasi parang hindi natin nakita usually sa ibang lugar. Yes po. Tsaka highland, so ma-brilliant yung kulay niya. Yes po, masyadong. In particular, gustong-gusto natin yung silver crow's comb. Cox comb. Cox comb. Cox comb. Yes. Ang ganda kasi red siya, parang rose, pero kulot-kulot talaga. Yes. So, pinili niyo talaga lahat ng the things you planted sa garden? Actually po, yung mga kung anong pong season ngayon, like example, last time po, we have the corn. Corn po yung nakatanim. So, yung mga other guests po, nag-expect sila na pagdating ko, may corn doon. But
other season na po. So, sunflower na po yung nakita nila. Pero diba, ang ganda rin eh. Oh, oh, tapos the next, napunta po, palay naman po yung red rice ang nakalagay. So, yun po, iba-iba. Depende po sa weather and the season po ng taniman. So, if you keep coming back, you better make sure you have pictures once. May laging bago. May bago lang. Here in this month. Like dati po, wala pa po ibang cabin. So, every time bumabalik sila, oh, wala pa to dati. Pero ngayon, yun na lang po sa mga beautification na lang po for maintenance. Ito nga namin, tingin na parang may wall climbing naman kayo ngayon. Yes, so, sa mga bata po, kasi mas mas na-appreciate po lalo yung mga bata hindi po nakalabas or mga sa mga senior po. So dito po, pwede po nila ma-experience lahat. Like mag-ikot, maglaro-laro sa labas. Oo, may siso, may swing. Yes, so what else are you planning to do, to add, to improve? Yung po, hopefully po magkakaroon po kami ng events hall talaga yung malaki with a big pool din po for expansion pa po and hopefully magdagdagan din po yung like a condotel sa other part po ng bridge. How big is the property? Actually, ito pong farm ridge ay nasa ano lang po, kulang 3 hectares po. Talaga? Yes po. Different po siya sa plantation po. Ah, iba pa yung plantation. Yes po. So, yung cocoa plantation, hiwalay dito? Apo, nasa other side po siya ng, ano. Pero maganda rin mabisita yun. Yes po. Siguro pag nag-request ang mga, ano, nag-request ang guests, yes po, actually po, we have here po the 4x4 experience, plantation tour, and they can experience also the Awitan Falls po, na meron po doon sa dulo. So, you can offer that in the future. Yes po. Or right now, you're already. Pag po sunny or ano po summer talaga yun po kaya po but like po nang nag-uulan kasi po yung kalsada po doon is talaga man-made lang po ng mga farmer natin so talagang pala pinalap to make a ano po ng kalsada. So Awitan Falls, ano ba, ba yung pwedeng mapupuntahan dito sa Nueva Ecija? We have a different ano po, meron po mga farms, meron din po mga like ng mga high-end hotels and different experience po like water sports and po sa baba sa may Pantabangan Lake po. Anong water sports ito? They can use po yung sa mga balsa that can they can ano po pick doon po ng mga fish or fishing po. Ang galing ano. So ang dami yung activities na pwede. So po hindi lang po dito sa Pantabangan, meron pa po mga different ano sa lugar ng Nueva Ecija po. Kaiselle, kasi di ba parang okay, so na-witness na natin na the pandemic is happening and then you're in touch with the news din para malaman ko. Ano ba yung mga trends na napansin nyo now that parang we've learned a lot about opening na rin. The way tourism is working, what guests want, with the new normal setting. Ano yung mga lessons nyo and trends na na-discover nyo? Ayun po, mas sa ngayon po sa pandemic, nakita po namin kung gaano po naging impact din sa mga tao yung about farming. Mas na-appreciate po nila ngayon at yung mga iba na like nasa bahay, working from home, mas ano rin na nila yung pagtatanim po sa backyard. Actually, lang nila. Yun po, magandang development. Yes po. Tapos yun po, mas nabibisit na po nila ngayon yung mga, like, sample sa amin po is a farm site and agritourism. Mas na-appreciate po nila. Sa growing tourism segment, no? Oo, that's wonderful news, ano? Parang mas naging green-minded yung mga tao ngayon, diba? Green is in. Marami pa kaming gustong mga itanong sa inyo. Pero I think we've learned so much already, di ba? Let's play a game naman. But before we play the game, we'll pause for another break. Magandang araw mga katribu! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Atty. Lia Badillo Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha, at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas na ang mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at TribuneNow sa YouTube.
Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At magsama-sama po tayo sa... Gising na! On PairFect, I am Dinah Ventura, and I'm here with the beautiful Francine Marquez and the equally beautiful Miss Kaiselle Atun of Farm Ridge by Desmond Farm. Beautiful Miss Kaiselle. Yes. So Francine, let's play the game we always play in this show. It's called Fast Talk. So we'll give you choices, and then you have to answer as fast as possible. Okay. So go. Oh. Coffee or chocolates? Chocolates. May reason ka kanina. Yeah. Kasi? Secret na lang ba? Speaking of green. There's a lot of benefits for chocolates. And yes. Talagang loves from 1 year old to the oldest. Talagang love nila yung chocolates. There's something about chocolates that will benefit everybody. Merong marahuyo. May marahuyo sa chocolates, di ba? Okay. Sierra Madre or Pantabangan Lake? Sierra Madre po. Because yun po yung nagbibigay or source ng water from our lake. Okay. Okay. Sunrise or sunset? Sunset because tomorrow is another day. Ang galing mo po. Five reasons for visiting Nueva Ecija. Nueva Ecija is not just a rice. We also have different crops or vegetables you have, and different experience, not only mainit, we have also the cold and windy weather here, and also foggy po experience. Okay, so three things to bring when visiting Nueva Ecija. So you need to bring up syempre camera, because we have also a beautiful scenery here. Yes, and true. Slipper or shoes because you don't know what to expect after coming there. Or jacket because sometimes we also have a cold weather. Tama yung jacket na yan. Bigyan ng jacket yan. Favorite Farm Ridge meal? We have the mix and mixed veggie. Oh. Talagang vegetables. Yes. Three words to describe Farm Ridge. Enchanting, beautiful view, and cold weather. Saktamento. Top three things naman that Farm Ridge guests say after they visited the property. Mga feedbacks. Instagrammable. We have delicious hot chocolate. And... and syempre, relaxing and talagang makakapag breath po sila ng fresh and they can release the toxic or toxicity from the outside. Oo, parang gusto mo lang mag-alam. Chill lang. Okay, your idea of the perfect revenge travel experience. So parang after not traveling, di ba, for 2 years. Yes. So, pwede na. Anong idea mong first gawin or gusto mong gawin? Saka lang po. Oo. Ano ba ang revenge travel experience para sa inyo? Actually po, we're planning yung ano naman, just to visit like yung family dahil malayo po sila. But they have also nice weather po or nice place like in Bicol. Some of it po. So family ang destination natin. Oh, true, diba? Different place. Ito naman, last question. Complete the sentence. The best things in life are toot. Enjoy. Yeah, and love enjoy. What are you doing or what you're doing. Tama. Oh, galing. So thank you. Thank that you. Was the game. Tapos na. Thanks for being game. So what? Oh, sana we can
just talk for another hour. More hot chocolate. Yes, yes, over hot chocolate. Yes. But before we end our show, thank you for joining us this afternoon, for hosting us and welcoming us to your farm ridge. Before we end, maybe you would like to say your parting words or message to our viewers. For all the viewers, we're so thankful po to the appreciation dito sa Farm Ridge and for helping us, not just the Farm Ridge itself, also helping our local farmers and OFW na partners din po ng Farm Ridge by supporting them or visiting us and also for buying our products po. How can they buy your products? Online din, may website. Yes po. You can also see our products po sa farmridge.ph. And dito rin po makakapag-book para maka-visit po dito sa Farm Ridge. Okay, mag-book na kayo. Oo, para makahagap din kayo ng fresh air. Yes. So, thank you Miss Kaiselle. And thank you to our Katribo viewers. Thank you, Ms. Dina. Thank you. Tayong dalawa ulit. Oo. So, mga Katribo, that's it. That's our episode. Watch fresh episodes of PairFect every Wednesdays, 2 p.m. on Facebook Live of the Daily Tribune Facebook page and in YouTube Now via TribuneNow. So, see you next week.